At ngayon mga gilim naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Rilo ni Chito, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Dahil sa inis ni Don Diego, ay binarin sa ulo ang lolo ni Chito at nabatay kagad. Pilit din siyang tinatanong ang ina ni Chito kung nasaan si Da Arian at Chito. Pero wala siyang pasabi. Talagang hindi niya alam. Subalit, hindi naniwala si Don Diego. Binantaan siya na babarilin din sa ulo kung hindi niya masabi ang kinaroroonan nila. Samantala, napansin ni Chito na nawawala sa kanya ang rilo. Kaya nakiusap sila kay Celia para makita ang suot na kinaroroonan ng rilo. Pero nakuha pala ni Brando. Kaya ang ginawa na Celia ay pumunta sa silid ng kanyang kuya habang natutulog. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa mesa para makuha niya ang supot na pinaglagyan ng rilo. Pero nagising si Brando, kaya hindi niya nakuha. At ito na yung tamang pagkakataon para makalis tayo dito. Senorita. Sige. Pero baka inaabangan lang tayo dyan sa labas. Nakahanda ako sa kanilang lumaban. Para lamang makalis tayo dito. Halika na, senorita. Lumabas sige na tayo sa silid. Alisin tayo kaagad. Dalian mo. Senorita! Ikaw! Di kayo magkakalis ng buhay. Ha? Brando? Brando. Wala na kayong kawala ngayon. Wala ka nang magagawa dahil nakaumang ang baril ko sa'yo. Huwag, Brando. Oh. Babayaan mo kaming magkaalis. Palayain mo na kami. Hindi ka talaga marunong tumanggap ng kabiguan, Brando. Babayaan mo na kami. Talagang hindi ako marunong tumanggap ng kabiguan na riyan. Huh? Napakasama mo! Akala mo kung sino ka. Hawak ko na ang buhay ninyong dalawa. Isang utos ko lang sa mga tauhan ko. Mamamatay na kayong dalawa. Kaya huwag kang aasta ng ganyan. Brando, maawa ka sa amin. Huwag mo kaming gawan ng masama. Senyorita, kumapit ka sa akin. Sina? Oo, sige. Kakapit na ako sa iyo. Higpitan mo lang yung kapit mo sa akin. Oo. Yung mahigpit na mahigpit. Hayan, mahigpit na mahigpit na. Sige. Ngayon na. Alis na tayo. Bigla silang nawala. Nasaan sila? Bigla silang nawala. Hanapin niyo sila. Huwag niyo silang hayaang makalayo dito. Bilisan niyo. Hanapin niyo sila. Tayo na. Boss. Malapit na tayo sa manso ninyo, senyorita. Oo, Chito. Matutuwa sina Mama at Papa kapag nakita nila tayo, at ikukwento ko sa kanila kung paano mo ko iniligtas. Hayop talaga ang Brando na yun. Oo, Chito. Hindi mapagkakatiwalaan. Traidor! Ano yun?
Parang may kaguluhan sa mansyon. Tingnan mo, Senorita. Ang mansyon ninyo, sinasalaki ng mga pamilya Montenegro. Hindi. Ginuguro nila. Hindi. Hindi ko pwede magkamali. Kilala ko ang pamilya ngayon. Kilala ko sila. Sino ang mga yan? Sino, Chito? Ang mga tauhan ng pamilya Montenegro. Diego, marami ng bodyguard natin ang nababagsak. Tawan naman sila. Napakarami ng mga bodyguard natin na namatay. At marami rin ang sumalasalaki sa atin. Palagay ko, mauubos lahat ng bodyguard natin. Sumpa ng mga impakto. Anong kasalanan ko? Bakit ginawa ito ng kaibigan ko? Bulala tayong pag-asa-asawa ko. Magandang anong gawin nila sa atin? Ang mabuti pa. Tumakas na tayo habang may pagkakataon pa. Sige. Hindi ko pwede magtagumpay sa masama ni Palak. Sasama nyo. Hindi ko magbayag. Si Chito, ang bodyguard natin. Kinusulungan niyang ating mga bodyguard sa pakikipaglaban. Oh, Elvina, ano kayang ibig sabihin nito? Ano? Hindi mo mahahadlangan ang plano ko dito. Ako ang harapin mo, hayop ka! Ang harapin mo! Ha? Kasama pala ng mga tauhan ng kaibigan ko. Si Brando. At siyang namuno sa kanila. Oo, Gal. Nagugulan ako sa nangyayari. Asawa ko. Ako rin, Elvira. Ayun, nagharap na sila. Chito. At si Brando. Mag-ingat ka, Chito! Oh. Huwag kang padadaig sa hayop na Brando na yan! Asawa ko, si Arian, nandito na siya! At bakit gano'n? Bakit pinapanigan niya ang Chito na yan? Bakit? Nasaan ang lolo ko at aking ina? Bakit hindi kayo makasagot? Nasaan sila, Don Diego? Kuwan, ganito kasi yan. Nang hinala ako na may masama kang ginawa sa aming anak, kaya pinahuli ko sila sa mga tauhan ko at pinarusahan. Ano? Nasaan na sila? Nasaan ang aking ina at aking lolo? Nasaan sila, Senyor Diego? Pinapatay ko na sila. Hindi! Hindi! Parang may humihigop sa akin! Chito! Hinihigop ng rilo ang aking papa! Hindi! Hindi! Lahat ng masasamang nilalang, ihigupin ang mahiwag ang rilo na yan para matigil ang kalimang kasamaan, Senorita. Akin na ang rilo na yan! Senorita, anong gagawin mo sa aking rilo? Ibalik mo sa akin yan! Mapapasama ka lang! Wag! Wag! Alis na ako! Senorita! Ibalik mo sa akin yan! Senorita! Nakalis na siya. Senorita! Ibalik mo sa akin ang rilos kong yan! Ibalik mo! Chito, anong gagawin natin? Paano mailalabas ang aking asawa sa rilo na yun? Hindi ko alam, senyora.
Pero isasanggumin ko sa akin, Lolo. Sasabihin ko sa kanilang nangyari. Pero inagaw sa akin ni Senyorita Ariana. Hindi ko alam kung nasaan siya. Diyos ko, ano bang nangyayaring ito? Ang buong akala niya kasi, dinukot mo si Arian, kaya pinahuli ng aking asawa, ang lolo at inabo. Pilit niya silang tinatadong kung saan mo dinala si Arian. Nang hindi nila masabi, ayun, pinarusahan sila. Bakit hindi nila pinaniwalaan ang aking lolo at ina? Bakit? Wala mo sila, senyora. Mahal na mahal ko ang aking ina at aking lolo. Wala na akong kasama sa buhay ngayon. Ah, hindi ko alam kung paano ko hingi ng tawad sa kasalanang nagawa ng aking asawa, Chito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Senyora, tulungan niyo akong alapin si Senyorita Ariana. Kailangan kong mabawi sa kanyang aking relo. Baka kung anong mangyari sa kanya at mapapahamak lamang siya. Oo, Chito. Sige. Uutusan ko ang mga natirang bodyguard namin at hanapin siya. Sige. Sasamahan ko na mga katauhan ninyo. Gusto kong makuha kaagad ang aking relo para hindi mapahamak si Senyorita Ariana. Totoo kayang sinabi ni Senyorita Arian? Palagay ko eh, nagsasabi siya ng totoo. Kung totoo, anong gagawin natin? Mananatilin ang Kuya Brando sa loob ng relo na yun? Ano kaya kung sabihin na natin kay Daddy to? Kung sasabihin natin, bukumoy mo sa mga mangyayari sa kanya. May sakit sa puso ang ating Daddy. Bago kung mabigla siya, ay matake. Ano ngayon ang gagawin natin? Hindi ko rin alam, Ate Dina. Hindi ko alam. Ah, Senyorita, pinatatawag po kayo ng kanyang ama. Kapatid, pinapatawag daw tayo ni Daddy. Paano ito? Baka malaman niya ang nangyari kay Kuya Brando. Ay, hindi pa naman sana, kundi baka ma-atake siya. Ah, sige, halika na. Alamin natin kung ano ang sasabihin sa atin. Halina kayo, Senyorita. Baka magalit po kayo yung ama. Oo. Susunod na kami. Bilang isang tagapayo, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ko sa problemang ito sa aming mansyon. Oh, Senyora Elmina, mula nang narinig ko na paparusahan dito na Jigo ang mag-amang Inso at Rusing. Gusto ko na sanang sabihan siya, pero natatakot ako. Dahil nadala na ako nung minsan na nakialam ako. Pero anong ginawa niya? Hinagupit niya ako ng buntot pagi, kaya hindi na ako nakapagsalita. Sabihin mo nga sa akin kung may paraan pa para makalabas ang aking asawa sa relo na yon na humigop sa kanya. Ayon sa aking pananaliksik, ang relo na yon ay may huwaga. Lahat ng may masasamang bunti
o kaya mga nakakagawa ng kasalanan ay hinihigop niya para hindi na siya magagawa uli ng mas mabigat na kasalanan. Ang ibig mong sabihin, wala nang pag-asa na makalabas pa ang aking asawa sa Rilo na yun. Hindi pa natin masabi yan, senyora. Depende kung papayagan siya ng diwata na bumabalot sa Rilo na yun. Ano? Diyos ko! Napakapait ng nangyari sa mag-amang Inso at Lusing. Dahil pinapatay sila ng walang kasalanan. Kaya mabigat din ang kasalanan ng iyong asawa, si Don Diego. At sa paglagay ko, hindi na siya papayagan ng diwata na makalabas pa sa Rilo na yun. Ano? Hindi! Hindi! Oh, ang asawa ko! Chito, ikaw? Senyorita Ariana, parang awa mo na ibalik mo sa akin ang Rilo. Hindi. Ayaw ko nang ibalik sa iyo ito. Nandito ang pinakamamahal kong papa. Kailang mapalabas ko siya mula rito. Maghanap ako ng makakatulong sa akin. Huwag. Huwag mo gawin yan. Dahil lalabas ang masamang espiritu na nandiyan sa Rilo na yan. Mapanganib, senyorita. Ang iyong amay mapapabilang sa masasamang buli. Pinapatay niya ang aking lulo't aking ina. Napakasakit ng ginawa ng iyong ama. Pero ayaw ko pong dagdagan ang naramdaman kong puot para sa kanya. Dahil sa iyo. Dahil mahal kita, senyorita. Mahal na mahal kita. Hetong sa iyo. Ha? Ayan. Tinamaan ko siya. Kailangan na lumayo ako sa kanya. Mamamatay na yan! Chito? Chito? Mahal ko! Bakit mo siya tinusok? Ikaw na, bodyguard namin! Bakit mo ginawa yun? Rilo na yan. Ha? Yan. Bago malangot na nang hininga. Ha? Sige. Ito na ang Rilo na ito. Ito, Salamat, mahal kong senyorita Ariana. Ha? Bigla siyang naglaho? Chito? Nasaan ka? Chito! Anak kong Arya, malapit nang matapos ang ribulto ng iyong papa. At ganun din yung ribulto ni Chito. Mananatiling sariwa sa akin ang alaala ng iyong papa. Ganun din ako, Mama. At sariwa rin ang naiwang alaala ni Chito sa akin. Siya ang una't huling lalaki na nakaukit na sa puso ko. Mahal na mahal ko siya, Mama. Anak kong Aryan, sana bumalik ang panahon na magkakasama kami. Iniligtas niya ako sa kamay ni Branto. Nagbuwis siya ng buhay para sa akin. Malaking pagkakamali ang ginawa ng papa mo. Hinatulan niya kaagad ang lolo at ina ni Chito. Kaya ganun,
binaril niya sa ulo. Opo, Mama. Sana binigyan pa sila ng pagkakataon na mapatunayan nilang wala silang kinalaman. Sa pagkakataong yun, nakikipaglaban siya sa kamatayan. Pinaglaruan kami ni Branto. Gusto akong gahasain. Pero hindi pumayag si Chito na may masamang mangyari sa akin. Kaya pinagtanggol niya ako. Pero hindi namin alam na binaril na pala ng papa ang ina at lolo niya. Mga kasama! Manda kayo! Manda kayo! May parating dito sa mansyon! Mama? Manda kayo, mga kasama! May dumarating daw. Sino kaya yan? Dumarating! Baka sasalakay na naman tayo. Kailangan tayong magtago. Manda kayo! Ada, Aryan, tignan mo kung sino ang parating. Tignan mo! Totoo ba ito? Hindi ba ako nananaginip, Mama? Totoo ba? Oo, adag kong Aryan. Totoo ito. Hindi ito panaginip. Oo nga, Mama. Ayan na siya. Pumapasok na siya sa pinto ng mansyon. Sino kaya ang nakita nilang dumarating sa mansyon? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Rilo ni Chito dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.